Hello everyone! I am George M. Rose and welcome to my YouTube channel! At dito sa channel kong ito ay gumagawa ako ng mga informative videos like tutorials, reviewers, NFT games at marami pang iba. Paano nga ba mag-screen record sa laptop? And for today's video, ituturo ko na sa inyo kung ano nga bang software ang pwede nating gamitin ng libre at walang bayad na pwede mong i-record ang screen mo. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated kapag may mga bago tayong videos. And if you're interested in this video, just keep on watching! So ayan, ituturo ko sa inyo kung paano i-record yung ating screen gamit ang Screen-O-Matic. So ang first step po natin, pupunta ka kay Google at isa-search mo yung Screencast O-Matic download. Ayan. So hintayin lang natin, tapos makikita mo ito, nasa screen. Ito, Screencast O-Matic. I-click mo lang siya. And then, makikita mo dyan yung kanyang interface. So, nakalagay sa kanyang interface, this is for education, work, personal, product, and other resources. So, sign up and it's free. Ayan. Pero hindi tayo magsa-sign up. Ang gagawin lang natin, record for free. Click mo lang yung record for free. So, diretso na siya magda-download. Then, kapag lumabas yung download, web launch recorder. Pag lumabas to, click install. Install nyo na siya. So, kapag lumabas to, install nyo na siya. So, medyo matagal lang yon, hintayin nyo lang. Pagka okay na, na-install nyo na yung Screencast-O-Matic, mag-open lang to. Kapag kinlik niyo yung application, mag-open lang ulit itong interface na to. Makikita nyo lang po ulit ito. Ayan. Create videos on the go. So, kapag nag-upgrade po kayo, magkakaroon po kayo ng payment. Pwedeng monthly and yearly. So, dito po tayo sa launch free recorder. Kapag in-upgrade mo, ayan po yung may bayad. So, launch pre-recorder lang po tayo. So, yan. Nakita nyo yung check. So, ngayon, discuss natin kung paano ba to gamitin. So, kapag pinindot mo yung screen, screen lang po yung marirecord sa inyo. Then, kapag kinilik mo nyo po yung webcam, webcam lang po yung marirecord po sa inyo. And last, pag pinindot nyo po itong webcam and screen, marirecord po yung inyong webcam at the same time, pati po yung inyong screen. So, meron po itong maximum time na 15 minutes. So, 15 minutes lang po ang pwede nating i-screen record. So, kung gusto nyo po na mas mahaba pa sa 15 minutes, pwede naman po kayong mag-upgrade. And the size. So, pwede pong full screen, depende po sa inyo. Pwede nyo po itong i-customize kung ano lang po yung gusto nyo i-screen record. And this one, narration po, magko-color green po ito kapag naririnig o nare-recognize po yung boses ninyo. And yung computer audio naman po, ito yung mga audio like ng tawag dito. Yung kunwari, may ipi-play po kayo sa YouTube, ayan. So, marirecord lang po siya kung kayo ay mag-a-upgrade. So, kung gusto nyo po, pwede po kayong mag-upgrade para ma-record po yung inyong audio or computer audio. So, dito po sa preferences, pag niklinik nyo po yan, dyan nyo po makikita or ma-adjust yung iba pang preferences. Then, kung gusto nyo pong mag-record, ikiklik nyo lang po itong record. At pwede na po yung ituloy. And go! So, kung makikita mo dito sa baba, meron ng countings. So, tandaan lang natin, hanggang 15 minutes lang yung ating record or screen recording kapag gagamitin natin si Screencast-O-Matic. So, ayan. Tumatakbo na, nare-record na yung ating
video na ginagawa or yung ating screencast, yung ating antog dito, yung ating screen, nare-record na siya. So, kung gusto ko na, for example, tapos na ako at gusto ko na itong i-end, itong video na ginawa ko, itong screen recording ko, click ko. So, ayun na po, tol. So, kapag tapos na po, ito po yung lalabas. Pwede nyo pong i-save and upload yung inyong record na video at pwede nyo po siyang i-edit. So, depende po sa inyo. So, ang gagawin natin, isa-save na po natin siya. Next po, ito po yung lalabas. So, magpipreview po yung inyong video. Pwede nyo pong panoodin para makita nyo kung may gusto ba kayong i-edit o wala. Then, dito po kayo sa save as para ma-save sa inyong PC or laptop. Kung gusto nyo pong i-upload sa Google Drive, pwede din po. At pwede nyo din pong i-upload sa YouTube. So, dito po tayo sa save as video file. Next naman po ay lalabas itong video file. Pwede nyo pong palitan yung file name. Tapos kung saan pong folder nyo ilalagay, then pwede nyo na po siyang i-publish. Publish to video file na po tayo. Hintayin lang po natin siyang matapos para ma-preview natin yung ating ginawa. So, ayan. Tapos na po yung ating pagpa-publish ng isang screencast o matic video. So, sa part na ito, pwede nyo na po siyang i-play video. Pwede nyo na din po siyang i-browse dun sa folder kung saan nyo siya isinave. And now, ipipreview na lang natin yung ating ginawang screen recording. And go! So, kung makikita mo dito sa baba, meron ng countings. So, tandaan lang natin, hanggang 15 minutes lang yung ating record or screen recording kapag gagamitin natin sa screencast o matic. So, ayan, tumatakbo na, nare-record na yung ating video na ginagawa or yung ating screencast, yung ating, ano dito? Yung ating screen, nare-record na siya. So, kung gusto ko na, for example, tapos na ako at gusto ko na itong i-end, itong video na ginawa ko, itong screen recording ko, click ko. At dito na po nagtatapos ang ating tutorial. Sana po ay may natutunan kayo. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please do like, share, and subscribe na rin po para lagi kayong updated kapag may mga bago tayong videos. At kung may mga request videos po kayo, pwede niyo pong i-comment sa comment box below para po magawa natin ang tutorials. And please share this video para mas madami pa po ang matuto. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated kapag may mga bago tayong videos. So, thank you for watching and see you on my next vlog!